Video kong ito ay sa ang pagkuha ko ng passport sa Philippine Embassy. Nagpa-lost passport kasi ako dahil nawala yung passport ko noong March. So, nagpanibago ako. So, samahan niyo ako guys sa pagpunta ng Philippine Embassy para sa pag-receive ng passport ko. Mabuti naman guys at hindi umulan ngayon. Ayan, kung matraffic dyan sa Pilipinas, matraffic din dito. Pero hindi naman masyadong matagal ang traffic dito. Okay guys, andito na ako ngayon sa Metro Chuplistan. Sasakay ako ng train. So, papasok tayo sa loob. Двери закрываются. Следующая станция – Пенькова. Будьте вежливы. Thank you.
Andito na ako sa labas at ngayon pupunta ako sa kabila. Kaya mag-underground ako. Dito na tayo sa Smolensk. Ayun, malapit na doon yung embassy. 9 o'clock pa lang kaya magma-McDonald muna ako, magbre-breakfast muna ako. Арбат, мне на Арбат надо. А? Арбат. Арбатская? Да. Метро? Нет, мне нужно. А, туда, Арбатская. Tatanong yung matanda kung saan ba yung Arbats, kaya hindi ko naman alam. Breakfast muna tayo guys bago tayo pupunta ng embassy. Then, isang coffee and isang burger. Kain tayo. Okay, so ayan, tapos na akong kumain at dumiretso ako dito sa park para tumambay muna dahil 10:15 pang schedule ko at 9:58 pa lang. So tambay muna ako dito guys. Ayan yung kalapati, tingnan nyo. Ayan guys, kahit saan talaga may kalapati. Saan na yung isa? Ayun. Hindi rin pala basta-basta ang pagre-renew ng lost passport dito sa ibang bansa. Base sa aking experience dito sa Russia, nawala yung passport ko noong March. And then, sinabi ko yun sa amo ko and then sabi ni madam na i-report sa police. And then, buti na lang sinamahan niya ako sa police station kasi hindi ako marunong mag-Russian. At hindi rin sila marunong mag-English. Translation na lang, kumbaga. Buti na lang sinamahan ako ni madam at siya yung nakipag-usap doon. Tapos siya yung nag-fill up sa mga form na fifilapan. And then, after 1 week, sinend nila sa akin yung papers na yung passport ko nga ay nawala. And then, nung dinala ko sa embassy natin, sabi nila kailangan ko daw ipa-apostille at saka ipa-notaryo. And then sabi ko, saan kayo ako magpapa-apostille at notaryo? So buti na lang naglakad-lakad ako dyan sa gilid-gilid, then may nakita ko doon nakapost na notaryo at saka apostille. So pumasok ako doon sa loob and then nakipag-usap ako. Ayun, binigay ko sa kanya yung papers ko, then yun, ginawa nila, then binayaran ko na lang sila. After that, pumunta ako ng ano na binalik ko sa Philippine Embassy, then pre-nances na nila yung passport ko. So, ayun. And then now, releasing na ng passport ko. Yehey! Alam ng oras? Anong oras na kaya? 10 pa lang. So, 15 minutes pa ang pag-aantay ko. Ano kayong ginagawa nila doon? May hinihila yung sasakyan. Tingnan natin.
Ayan guys, oras ko na para pumunta sa loob. Pumasok sa loob. Ayan, nandito na tayo. Pero magdo-doorbell muna tayo bago tayo pumasok sa loob. Hello po. Elizabeth Banao po. Opo, releasing po ng passport. Nung March pa. Oo. Sige, sige. Philippine flag natin. Ayan. Nadiretso na ako doon kasi may susunod pa sa akin. Ito ang Philippine embassy natin. Releasing po ng passport. So, ayan guys, nakuha ko na ang passport ko. So, dito na nagtatapos ang aking video. And thank you for watching. Abangan nyo ulit ang susunod kong video. Bye!